Tanong ni Joshua. Ano ang ginagawa niyo sa girl niyo para hindi masulsulan or mabulungan ng devil or ng mga toxic na tao sa buhay niya? Mm. Church. Kayo may mga babae. Puntahan church. Sagutin niyo. Anong ginagawa ng mga girl? Anong ginagawa niyo sa girl niyo para hindi masulsulan? Ako, sa tingin ko hindi mo mapipigilan yung para hindi masulsulan. Oo, pero ano ang steps? Papatibayin mo na lang yung mental health ng babae mo, yung mindset niya. Iron mind. Paano? Eh, depende na rin sa'yo yun ko. Ikaw bilang lalaki ka, paano mo... Siyempre sa babae niya, siya nakakakilala nung specs ng babae niya. Uy, paano kausapin yun eh? Lagi mo tayo sasabihin, tingnan mo kung sino yung nagsasermon sa'yo at bumubulong sa'yo. At kung ano yung status niya sa relationship, kung dapat bang pakinggan yan or hindi. Depende pa rin, depende kung sino yung papakinggan. Yep. So, kumbaga, kung nakinig pa rin siya dun, takapahan na siya, no? Kasalanan niya na yun. Alam mo, ako tol, siguro ang gagawin ko tol, ano, gagawin kong yung mundo ko or yung sarili. Pag, kumbaga basically, kailangan, ang tingin ng babae sa akin, ako rin yung pinakamalupit na nakita niya. Na kahit ikukumpara niya sa mga dun sa nakapalibot sa kanya, kumbaga natatalo ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya. Hindi totoo. So ngayon, na kahit sino pa magsabi sa kanya, sa tingin niya, parang hindi totoo. Parang hindi totoo to eh. Tapos, yung tingin niya sa akin mataas eh. Yun ang gusto ko, yun ang gagawin ko, kailangan mataas yung tingin sa akin ng babae. So, lulupitan ko yung mundo ko, mas malupit dun sa mga mundo ng mga friends niya, ganyan. Ngayon, kung nakinig pa rin siya dun sa mga friends niya, tanga-tanga talaga tong babaeng to. Malamang hindi kami para sa street. Para sa dun sa friends niya. Para dun na siya. Di ba? Kumbaga, hindi mo ba nakita? Di ba yun ang mga paniniwalaan mo? Tangin nga, pagdating sa experience ng ganyan, tol, wah, puta, ina, ay, talaga naman, expert na ako sa ganyan. Ay, talaga naman. Tangin nga, tanga-tanga na ito. Ganun, nakikinig ka kung saan ka nakikinig. Kinainig. Wala. So, yun. Next question, brother. Shit. Amen. Loading, loading. Loading, loading. Ko, tanong ni Mats. Mats. Paano hindi ma-friendzone? Yan. Huwag kang umasa. Huwag kang umasa, tama. Yun, yung tama mong gawin. Yes. Hindi, huwag siyang umasta kasing friend din eh, no? Oo. Oh. Mali niya yung atake niya, friend siya as dumating. Maganda rin yun, tol. Maganda yung sabi mo na yun. Kumbaga, sa tingin ko, ang paglapit mo, man to woman agad. Kumbaga, alam mo, gagi lalaki ako, babae ka, pwedeng may mangyari sa atin. Koy, kasi ang normal na, as a friend, ha? Ang normal na ano dito sa atin, kaibiganin mo muna bago maging ano eh. Normal na approach, pwede ka ba maging friend? Yun ang normal na approach dito sa atin. Doon sila na friend zone. Yes. Pero pag umpisa pa lang, alam nung babae na itong lalaki to, lalaki to siya at babae ako. Ganun ang dating, di ba? Kumbaga, huwag kang ganun ko-close-close sa akin, baby girl, dahil mangyayari sa atin. Aabutin ka. Parang ganun. Yun, tsaka minsan yung babae, mararamdaman niya rin kung pang friend zone ka o hindi. Yes. At sa saan mo siguro? Diba? Kunyari, yung babae, humingi ng humingi dun sa lalaki, binigyan niya ng binigay, ayun na yung umpisa ng friendzone. Yun nga, tol. Kasi, tol, yung, sa tingin ko, yung mga fine-friendzone ng mga babae, alam din naman nila na may gusto sa kanila yun. Yes. Ngayon, ang talino nga rin ng mga babae. May gusto sa akin to. I-keep muna kita. Na medyo punting mapapaisip ka na meron tayong may pag-asa ka sa akin. Yun nga, tol. Pero mapapagalaw ngayon kita. Hatid sundo mo ako ngayon. Bili mo ako nitong isaw. Gawin mo yung homework ko. Maglalaan ka na ng time doon sa game. Alam din alam niya na ganun. Bibigyan ako ng oras na ito. Parang maniligaw ka na talaga sa kanya noon, mate. Hindi ka friend ko. Plan nga lang eh. Oh, hindi ka nang liligaw. Kasi ikaw nagpapasikat ka. Ay, hatid ko ka. Saka friend, sundo mo ako, friend. Oh, sundo. Kapag lagi kang may time. Utangan ka niya. Lagi kang may time doon sa babae ito. Lagi kang may time. Isipin mo, sasabihin mo ba, friend, saan ka? Sunduin mo ako. Dito sa lalaki ko. Hindi, may ibang lalaki. Ako nasaksihan kitang ganun eh. Mga babaeng may pagkita sa'yo. Sino nagatid sa'yo? Ay, no, yung lalaki nakakotse, ginamit ko lang yan. Koy, ilang beses ako nasaksi sa'yo. Yeah, yun ang pag, ano. Kasi ito si mga lalaking na nalalagay sa friend zone, tol. Ano rin eh.
hindi rin silang marunong, wala rin silang, hindi wala silang game basically. Hindi nila magets na. May deserve siguro nila yun. Pwede, ganun sila eh. Deserve nila ma-friendzone. Ba, parang XP lang rin na lang muna. Ha? Pero kung paulit-ulit kang friendzone, mag-isip-isip ka na. Baka friendly ka. Yeah, tama yan. Ngayon, pag sinasabi ng mga babae, hindi, friend ko talaga yan siya. Oh. Wala yan. Sige nga, yayain mo nga ng sex yan. Oo, tol, di ba? Ang daming social experiments nun sa TikTok, di ba? Yung mga social experiments na may friend ka ba na lalaki, tawagan mo nga ngayon, tapos sabihin mo nag-break kayo ng jowa mo, ganito, ganyan. Yung mga kausap nilang lalaki, di nga, ganito, ganyan. Oo, di ba? Yung mga babae naman, di makapaniwala. Na, tangina, gusto niya rin pala akong... Eh, yun naman talaga.